At dadawan po tayo sa bagay sa mga banal. Kung hindi babasa nila ang talata sa 1 Corinthians 16, verses 1 to 3. Ngayon tungkol sa bagay sa mga banal, ay gawin din naman ninyo ang kain utos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sunday school, ang bawat isa sa inyo ay magpukod na magsimpan. Ayon sa kanyang may hawa, upang huwag na ang mga namang bagay sa pagkawin. Tayo po natin ang give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Ready? Sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given. Jesus Christ. At si Robin Hood. Although isa siyang ano lang ang palabas, no? Isa
bag na nakaw na ang gusto ay kapakinabangan para sa sarili na si Judas, at si Robin Hood ay isang magnanakaw na ang gusto ay pagtulong sa nangangailangan. Ang tanong ko lang, may level ba na kasalanan o do pareho yung gusto o ginagawa? May level ba ng kasalanan at kaparusahan para sa ganun mga tao? Thank you po kay Sister Daisy sa magandang tanong. Ano po? Lahat kasi nung kasalanan, halos iisa. Ano po? So wala akong nakita na may level siya. Ang pinaka-critical dito sa Mateo, yung pagkakasala sa Espiritu Santo, yung blasphemy. Pero dun po sa iba pang mga, sabi nga dun ay kapatawaran, walang kasalanan dahil hindi pa nagpapako ang Panginoon Jesus. Pero dun po sa level ng mga kasalanan, makikita natin na lahat ng panipuan ay kasalanan. So, ano man ang ginagawa, kagaya nitong si Robin Hood na yan, kung siya ay namimigay, maganda yung motibo niya na ipamigay dun sa mga mahihirap yung ninakaw niya, pero gumabayonate pa rin sa kasalanan. Kasi kung nga po sa 10 utos na kapalood ngayon, gaya po na inyong binanggit na ikasampung utos, huwag mong iimbutin. Yan, alagay po doon. Ako, yung kasama doon yung asawa ng iyong kapwa, ano man meron ng iyong kapwa, kaya yung cotton pads, papaalam ka na ano po, ano? So doon po sa level ng ano, wala naman po tayong nakita tungkol doon, kundi iniisip po kasi talata na sasagot yun, wala akong maisip, ano po? Kundi kinakailangan yung mga example na yun ng Bible na kung paano sila ay nagkasala, siguro maging aral sa atin ito na ito pala yung pinagdaanan ng tao na doon. Ano po, na ganito pala siya, siguro baka hindi lang din sinabi o binanggit dito kasi walang masyadong informasyon tungkol kay Judas eh, maigmaigli. Siguro dalawang salata lang ang nakalagay, anak ng kapamangan. Hindi natin sinasabi na kulang yung Bible, pero sapat na kasi yung mga nakasulat dito para sumampalataya. Sumampalataya tayo. Ano po, ano mang mga kasalanan yan, eh, maliit o malaki yan, isa pa rin ang equal sa kasalanan pa rin. Sana ma-avoid ito ng ating mga kapatid sa iglesia. Kasi habang papansin niyo po, habang tayo nagpapatuloy dito sa ganitong gawain na nagpapakatatag ka, sinusubok tayo sa araw-araw. Yung nga, kung nag-uusap kami kanina ni Brother Dude, sabi ko, huwag kang gigive up. Kasi may mga nararamdaman siyang kalbas, katawa. Eh, nangyayari talaga yan eh. Pag huwag natin isipin na lagi tayong may sakit, kawawa naman ako. Hindi. Kasama natin ang Diyos. Maniwala po kayo. Hanggat nagpapakita tayo ng pananampalataya sa Kanya, nagiging magaan ang lahat. Para pagang kaya-kaya mong dalhin. Yun ang kahalagahan ng may Diyos. Ano po? Sana ganun din sa lahat ng mga kapatid. Salamat po sa tanong ni Sister Daisy. Sana susunod dali ko maka-attend po kayo kasi mahalaga to. Itong suicide, pinakamarami nito ngayon, teens. Inaasahan natin yung mga teens, sundaling ko, lobi ng Panginoon, umatin kayo dahil itong paksa na to, minsan lang tayo pumapasok dito sa mga ganitong paksa na nagbibigay aral sa buhay at lagi nating pinapakita, itinataas natin lagi yung salita ng Diyos na ayaw ng Diyos yung mga ganung bagay para sa kanyang lingkod.